ginest nilang artista sa isang variety show. So I remember when you were starting then, yung nagsisimula ka, napagbibintangan ka before na kahit hindi mo sinasadya, nalalampaso mo yung kasama mo. And sa ngayon, patuloy pa din sa variety shows yung pinagsasabay yung mga singers. Anong advice mabibigay mo to the singers and to the audience? Anong advice? Unang-una, para sa akin, kung minsan hindi talaga maiiwasan yun, di ba? Hindi mo talaga maiiwasan yun. Tanggapin natin na meron talagang mga performers na talagang mahusay kumanta. At sa mga performers ngayon, sa female, sa mga lalaki, meron talagang mahusay. Hindi lang mahusay kumanta, pero alam mo yun, tumayo pa lang ganyan, wow, parang ang lakas ng dating, in stage presence, andyan na. Parang, so somehow nakaka-intimidate. So, syempre, ang audience, ang fans ni ganito at ang fans ni ganyan, hindi mo maiiwasang mag-away. So, yun talaga eh. Miss Lani. Sister, one of one. I love it naman. Tayo. Oh, ano mo? Ayan na lang. Ha? Talaga naman dapat. Ano ba yan? Ano ba yung... Lampasoting. Nagkaroon kasi ng singer na napagbintangan sinapawan yung guest nilang singer sa isang variety show. So, tinatanong ko kung paano ba dapat lumugag ang isang singer kapag may production number. No. Yaman at The Clash ang title ng show. Pasok ka. Paano dapat? Ang hirap din naman kung... Ayun, mag-hold back. Dapat ba mag-hold back dahil alam mo mas magaling ka sa kanya? Dapat ba alalayan mo siya? Or, kung talagang di naman yung kasabayan, alam mo namang hindi ganoon kalakas. Eh, siguro nga, makiano ka na lang siguro. You know, just to, siguro maalalay or I don't know, or mag-blend in... Para siguro mas pero kasi alam mo bata pa kasi siya. That's a normal tendency of someone who's young and also relatively new in the business. So meron siyang gustong patunayan din. So that's actually pretty normal. We all went through that. Yes. And then eventually she'll learn how to be a team player. Oh, maybe ganun naman yan. Pero kayo ba nag-ano?